Babiyahe na naman ulit tayo. Ngayon naman, hindi mga katropa ko mga kasama ko, kundi mga bossing ko sa trabaho. At kahit medyo masama ang panahon, tuloy pa rin kami sa aming bakasyon. Saan pa, kundi sa Boracay ang aming punta. Pero bago niyan, sa Rojas City muna kami gagala. Maski bumabagyo at umuulan, pasyal pa more. Dito lang sa Airline Travel and Airport. Maski panahon ng bagyo, balik airport pa rin tayo dahil eto na ang bakasyon na matagal naming pinagplaplanuhan ng mga kasama ko sa trabaho. At na magtipon-tipon na kaming magkakasama, nako, parang matagal na kaming di nagkita. Pagkatapos mag-check-in, lakad-lakad muna. Di pa nakakalipad pero parang nagsimula na kaming gumala. Eto, para na rin namamasyal habang naghahanap ng lugar kung saan pwede kaming mag-almusal. Kasama ang supervisor ko na si Ma'am Love, sa Mabuhay Lounge kami saglit pumunta. Habang sa iba naman tumuloy ang iba pa naming mga kasama. At dito ko pinakita na kung ikaw ay isang business class passenger o madalas sa palbumiyahe, ma-e-enjoy mo ang stay dito kung saan ang food and drinks libre. Kumain lang kami dito saglit at binalikan ang aming mga kasamahan dahil mas masaya nga naman kung walang iwanan. Kasama ang aming former chief nurse na si Ma'am Laura, basta may kape, malaseryoso ang usapan. Hindi nagtagal, boarding na rin kami. At ang unang stop namin bago mag-Boracay, gagala saglit sa Rojas City. Sa pag-boarding, di na kailangan maghintay sa pila kapag may Premier Elite kang kakilala. Kaya happy ang aming mga boss at iba pang mga kasama. Bihira kaming magkakatrabaho bumiyahe ng sabay-sabay sa eroplano. Kaya sa ganitong pagkakataon, tumuloy pa rin kami sa biyahe maski panahon ng bagyo. Siyempre, kapag marami, medyo magulo. Pero magulong masaya na di naman masakit sa ulo. Alam nyo ba na nurses halos lahat ng aking mga kasama? Kaya sa flight na to, sakaling may medical emergency, alam mo na kung kanino pupunta. Di nagtagal simula ng kaming naupo, ay sinimulan na ng mga cabin crew ang safety demo, sabay ng pushback, pagdim ng mga ilaw, at paglipad ng aming eroplano. Paglipad, di ko maiwasang sumilip at dahil maaga ang aming biyahe, marami sa mga pasahero ang naidlim. Parang iilan lang kaming gising para matunghayan ang bagong araw na dumadating. Teka, kung Boracay ang punta namin, bakit sa Rojas City muna kaysa dumiretso na lang sa Katitlan? Well, meron muna kaming kailangang puntahan ang dati naming Chief Administrative Officer na nalalapit ang kaarawan. Kung ilang oras lang naman ang land travel, bakit di pa nga naman namin daanan? Pero may isa pang agenda bukod dyan. Dahil mahilig sa seafood ang former chief nurse namin, ang seafood capital of the Philippines ay dapat lang bisitahin. Mag-aalas 7 na ng umaga nang makalapag kami sa Rojas. At ang mga kasama ko, nako, excited na makalabas. Sa pagbaba namin, bukod sa mga ngiti ng mga crew, sinalubong kami ng sariwang simoy ng hangin. Halos 10 taon na nung huling punta ko dito. At sa ramp pa lang, parang ang laki na rin ng mga pagbabago. Pero para sa iba kong mga kasama, first time nilang makabisita dito. At mula sa eroplano, isang direction lang ang aming punta, sa baggage claim. Para kolektahin ang mga bags na chinek-in namin kanina. Matapos makuha ang mga bagahe, agad din kami lumabas. Excited makita muli in person ang dati naming CAO na si Mr. Clavel dito sa Rojas. Nakakatuwa muli makita si Mr. Clavel na siyang naging isa sa mga halige ng aming ospital ng kanyang panahon. At matapos mag-almusal na may mahabang kumustahan, naihatid na rin kami sa aming tutuluyan. Pero wag ka, maski lahat ay puyat, kailangan agad sumibat. Lakad-lakad muna kami, naghahanap kung anong mabibili sa tabi-tabi. At kung akala namin ay makakauwi na, nako, may papasyalan pa kaming iba. So kahit kulang kami sa tulog, sa tricycle kami napasakay dahil may isa pa kaming pakay. Pumapak ng seafood doon sa baybay. Dito sa lugar ng baybay kami napadpad, katabi mismo ng dalampasigan. Na pagkatapos maglakad-lakad pa ng konti, nauwi din ang aming maikling pasyal sa kainan. Kinabukasan, maaga kaming lumakbay dahil tutuloy naman kami papuntang Boracay.
Arkila ang isang van, inabot kami ng mahigit 3 oras sa daan patungo sa seaport ng Katitlan. Sarado raw ang Katitlan Jetty Port dahil malakas ang alon. So dito kami sasakay sa port ng Tabon. Matapos magrehistro, sa ferry na kami nagpatungo kung saan inabot ang aming paglakbay ng 11 minuto. Malakas nga ang alon at medyo nakakahilo. Pero happy pa rin kami dahil sa wakas, nakarating din kami rito. Kung pag-alis naman ng Maynila ay ulan ng ulan, dito sa Boracay, napakainit naman. Pero okay lang dahil hinagad talaga namin ang maarawan. Hindi nagtagal at sa Egypt kami napasakay. Papunta sa aming tutuluyan sa Station 2 kung saan matatagpuan namin ang hotel na La Carmela de Boracay. Dito kami nakaramdam ng bakasyon. Pero parang may pagbabago dala ng off-peak season. At dahil nasa Boracay na, kanya-kanya na kaming agenda. Si Rodney, bilang souvenir ng Boracay, henna tattoo ang pinalagay. Samantalang iba naman sa akin ang alok, magpatirintas ng buhok. Pahinga na rin kami tapos niyan, dahil island hopping naman kami kinabukasan. So bagong araw naman ang dumating, panahon para mag-island hopping. Kanya-kanyang lagay ng mga sunblock dahil marami sa amin ayaw mangitim. At lumibot kami malapit sa mga isla kasunod ng pagtigil saglit para makapaghanda dahil ang ibang kasama namin gusto mag-snorkeling samantalang ang iba gusto lang mag-swimming. Pero umpisa lang yan ng island hopping activities dahil lumipat din kami sa isang lugar para kumuha ng mga selfies. So dumaong naman kami sa isa na namang isla kung saan si Ma'am Laura ay kinikilig. Ewan ko kung excited o dahil nilalambig sa tubig. At yun naman si Ma'am Marisa, galak na galak at magpapa-photo op sa kay ang glass kayak. Nakakatuwa na nag-e-enjoy ang mga kasama ko, pero minsan naisip ko rin, kailan uli mauulit yung ganito? Marami pa kaming ginawang activities na nagtagal hanggang hapon at natapos ang lahat nung kailangan na naming umahon. Dumating din ang araw at kailangan na rin naming umuwi at alam mong nag-enjoy lahat base sa kanilang mga ngiti. Kung sa gastos dito sa Boracay, medyo napalaban kami. Pero bihira naman ang ganitong group travel at uuwi naman kaming happy. Medyo maalon yung balik namin mula Boracay to Katitlan. Pero sandali lang naman ang sakay at nakadating din kami sa daungan. At mula sa seaport ng Tabon, doon na nakaabang ang sasakyan naming van para ihatid kami sa aming susunod na stop, ang maliit na airport ng Katitlan. Walang hassle sa pagdating namin dito sa airport para mag-check-in. At dahil maaga kami, marami pang oras para kumain. So lumabas muna kami ng terminal dahil marami kaming nakitang pwedeng makainan. Maski sa souvenirs o pasalubong, meron kayong pagpipilian. Pero bago ang lahat, pasok muna kami sa isang kantin dahil kumukulo na rin ang tiyan namin. Tapos kumain, balik kami sa airport. At dahil matagal pa ang boarding, umikot muna kami kung saan-saan para maghanap ng magagandang tanawin. So akyat kami sa second floor ng terminal kung saan natagpuan namin ang isang viewing deck para manood ng mga eroplanong nagte-takeoff at landing. Pagbaba, hinantap lang namin ang aming assigned gate kung saan ang iba pa namin mga kasama ay naghihintay. At dahil ako'y naiinip, hay, hindi na ako tumambay. Gala pa more para sa akin, para maghanap ng malamig na iinumin. Alam niyo ba na ang airport ng Katitlan ay may Starbucks? At para sa Frappuccino na yan, mabilis kong pinuntahan patungo kung saan na doon ang mga gates ng Cebu Pacific Flight na walking distance lang naman. Kung akala nyo'y maliit ang Godofredo Ramos Airport ng Katitlan, nagkakamali kayo dyan. Napakarami rin dito ang mga shops tsaka mga makakainan. Baski pasahero kayo sa ibang eroplano, maaari pa rin kayong pumunta sa iba pang mga terminal. Ilang mga security check lang ang dadaanan nyo. So kuha muna kami ng aming mocha frappuccino kung saan nagpalamig muna kami saglit habang nanonood ng mga dumadating na mga eroplano. At nang makita namin ang aming eroplano na dumadating, agad kaming bumalik sa aming gate dahil di rin nagtagal, nagsimula na ang process ng boarding. As usual, sa pag-board, hinihingi ang mga ID at boarding pass. At pagtapak sa labas, may mga naghihintay ng mga shuttle bus. Malayo-layo pala kung saan naghihintay ang mga eroplano, pero short ride lang naman at nakarating din kami dito. Ang eroplano pala namin ay isang A320. At sa pagbaba namin mula sa bus, picture-picture muna kami sa labas. At pagkatapos din ng ilang mga selfie, inakyat na rin namin ang eroplano at pumasok na rin kami. Siyempre, pag-upo pa lang, all smiles ang aming mga kasama. Pero wag ka, dahil nagising kami ng maaga, ha, mamaya lang, marami sa kanila, tumba. Sa ngayon, hintay-hintay lang muna
habang ang buong cabin ay hinahanda. Puno nga pala ang flight kaya parang magulo. Pero mabilis naman nagsettle lahat ng mga pasahero. At nang lahat ay ready na, lumipad na rin kami pabalik ng Maynila. Di katagalan, nasa cruising altitude na kami. Tanaw ang mga ulap sa aming paglipad na napaka-peaceful daw tignan ayon kay Ma'am Lovely. Isang minuto lang, ayan na rin ang mga cabin crew. Isa-isang inabutan ng mga snacks ang kada pasahero. Dati nagbibigay pa ng kape, kaso gisante sa tubig na lang. Nagtitipid yata ang pal, napansin ko. Sa lipad na halos isang oras, buti na lang dala ko yung model plane ko na inassemble ko kanina para i-upload sa YouTube Shorts ko. Wala lang, dala ko lang para may libangan, pero niregalo ko rin to sa isang subscriber ko. At aba, yung mga kasama kong si Ma'am Love at Ma'am Marisa, gising pa pala. Natutuwa na may pamerienda kesa wala. At matapos kaming babigyan, back to sleep ang ilan sa amin. Habang ako naman, tingin-tingin lang sa mga tanawin. Hindi katagalan, ayan na naman ang mga crew namin. Isang senyales yan na malapit na rin kami mag-landing. Nako, sa dami pala ng mga ulap, parang maulan pa yata. Sa approach pa lang namin, unti-unti na kaming inuga. Pero sandali lang naman at di rin kami nag-alala dahil pa-landing na rin kami sa Manila. Dahil puno ang eroplano, ang pag-disembark namin medyo magulo. So doon lang muna kami sa upuan namin at pinauna na lang muna ang ibang mga pasahero. At nung medyo pumayapa na, sabay-sabay na rin kaming bumaba. Para sa akin, medyo nakakapagod ang group travel. Lalo na kung marami kayo sa biyahe. Di maiwasan na may mga mararanasan kayong mga jahe. Pero kung may maranasan man na problema, marami kayo at masaya. May kasama ka pang tumawa. At ang pinaka-importante dyan, lahat kami napasaya sa isang maikling bakasyon na pangmatagalan naman naming maaalala. Pasyal-pasyal uli sa susunod, ito po si Mitch Young. Salamat sa panood.